bad, minimension ko na na screen rant ba to? Kasi si Screen Rant recently ni-review nila yung Black Myth Wukong. Yep. And ano, this time meron silang specific na narrative dito, or what you call propaganda specific dito sa game. So ang sabi nila dito is Black Myth Wukong is lacking inclusivity and diversity. Note na yung game na Black Myth Wukong is based siya sa Chinese mythology, specifically Journey to the West. And yep. Then yung main character is si Sun Wukong, which is a monkey. So does it lack inclusivity and diversity? Hindi ko magets yung ano na yun. Anong gusto nila? Ano pa gusto? Hindi ko gets. Yun nga, di ba? Ang weird. Walang gorilla? Or orangutan? Anong gusto nila? Chimpanzee kasi di yung pwedeng base. Di pwedeng isa lang. Yun ang diversity na hinahin. Ang weird talaga ng comment na yun. Di ko maano. Ang kulit nga nun eh. Ang kulit nung... Ang kulit nung format nung nilabas ng Screen Rant na yun. Parang yung format niya... Pros cons, no? May score, tapos pros cons, tapos may score siya na 3 out of 5 yung score niya. Tapos yung ano, gameplay is good, it's beautiful, ganyan. Tapos pagdating doon sa ano, doon sa mga points niya sa cons, it lacks diversity. So hindi ko magets kung bakit mo i-add yung con na yun para mabawasan yung score mo sa isang game na yun yung category mo, na dahil dito babawasan ko yung score ng isang game. Kaya nga. Actually, ang naisip ko dito, it's gonna be worse if naglagay sila ng diversity. Let's say pinalitan mo yung ano, yung character na unggoy, na let's say Black American, or let's say Filipino. Or kahit na American, mag-add sila ng white ano, American, di ba? Ganun din eh. Ganun din. Kasi ang mangyari nun is cultural appropriation siya. Yeah. Whitewashing. Mm-hmm. If naglagay ka ng Pinoy or African American, ang labas dito is racist ka. Kasi, bakit? Your move. Anong gusto nila? Hindi ko gets anong gusto ng Screen Rant dito. What's their point? Tsaka ano eh, epic to ng China eh. Set in a time na talagang kung nasa China ka, Chinese lang talaga makikita mo. Diba? Parang... Actually, di ba? Plinito ni ano eh. May movie to, di ba? Ano sila Jet Li, sila Jackie Chan, yun. Ang isa pa lang ano dito, sabi nila reportedly is yung author, tinanggal nila yung name. Parang nakasulat na lang dun sa... Parang yung author is Screen Rant Team. Yun ang inakala. Tinago na. Mas malala yun. Kasi ibig sabihin, perspective ng buong team yun eh. Kaya... Parang inakaw na nila na ano. Imbis na opinion siya ng isang tao, di. Ito yung namin take namin lahat eh. And then may approval process yan eh. Hindi lang basta-basta na ano, kailangan yung editor-chief agree din siya sa message mo and everything. So lahat sila, yung thought process nun, pinag-isipan ba nila ng tama to? yung hindi ko gets dito. May something, they should get checked. Yun na lang yun. In their brains. May brain rot to eh. Yun na lang yung masasabi hindi ko. Hindi ko talaga ma-engage. So, shout out sa mga sumusunod. Yun. Shout out sa mga recent flowers. Flowers followers. Si George Yuno. Si OCG. Si Nick 000. Saka yung, ayaw ko na basahin yung mga last week kasi puro troll yung mga yun eh. Ngayon, salamat sa mga chatters. Sina Nier, sina Jane Tatter, sina si Marie Chan, kasi magpapasko na. Then si Kumba March, si Humpy Lumpy, ano pa ba? Sina lang, tahimik ngayon. Si Vincent again, yes. Wala si Lara Connecting and the other regular. Shoutout din kay Antagonizer. Yung Antagonizer at Kunasa Kaman Tokay. And Gege Lord. It's your time, Sean. Gege Lord, kunasan ka man. Yes, it's your time.